Hello, Sir Nars. Na, duha akong pangutana, Sir Nars. Kanang part ni sa kanang prayer bitaw sa simbahan, kanang ingon nila nga makasala daw ka sa hunahuna, sa pulong o sa buhat. Ang kanang sa hunahuna, Sir Nars, mo na i-question ako. Unsa makasala ka anak nga naghunahuna man lang kasi anak? Unya, ang akong kuan ako, nganong makasala man lugar ka nga gihunahuna man lang nimo na wala man nimo na gi-put into action. Mo na akong question anak. Yun nga sa malinaw sinabi ko ha, ang kasalanan, papasok yan ha, tuwing nakasakit ka ng damdamin. Okay. Yan, unawain mo yun. Tuwing nakasakit ka ng damdamin. Ngayon, okay. Kung imong ginahuna, tapos imong gihimo, ginawa, di nakasala ka. Sige naman mo eh. Action, okay. Di ba? Pero kung hindi mo siya ginawa, hindi ka nakasala. Pero, kung iniisip mo rin at sinabi mo sa kapwa mo o sino yon, hindi nakasala ka din kung nasaktan yung ang tao na yon. Saan ba nag-umpisa? Sa pulong at saka sa isip. Mm-hmm. Hindi ka naman siguro magsasalita nang hindi mo naisip. Mm-hmm. So, ngayon sinasabi nila, nakasala ang tao sa pulong at sa pag-iisip. Kasi pwede kang makasakit kapag sa salita lang. Ngayon, pag nasaktan yung nasabihan mo o hindi man ikaw nagsasabi, pinasa mo sa kaibigan mo at yung kaibigan mo nagsasabi doon sa tao na yon, dinasaktan siya, doon ka nagkasala. Okay. Anya, ang ikaduha na ako nga question for Sir Nars. Sa ako lang bitaw ng sa dili na lang ko mukan bitaw sa ako lang papa. Ang akong papa manambal to siya. Unya, ang akong pangutana Sir Nurse. Kanang manambal lugar ka. Madunggan ba na ko na sa mga tao nga gasa daw na it's a gift nga gihatag sa Ginoo sa imo nga para sa imo lugar nga sa una bata pa ka maano na nimo ba? So kana siya lugar Sir Nurse, kuan gina inborn lugar na sa tao o na ma-inherit o unsa man lugar na siya Sir Nurse? Yun nga, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, ang taong lupa may manggagamot, sinong lalapitan nila yung tao din tulad natin na masama, kung masama sila masama din, di ba? So sila sa masama. Ngayon yung papa mo ng gamot, ngayon kung ano man klaseng ginamot niya, baka naman ang kulang pa siya. Na mayroon bang namiro bang gawain ng Diyos na ipagkalob sa iyo na kukulamin mo tao, tapos gagamotin mo, o nang gamot ka, tapos at the same time, nang kulam ka. Di ba? Ang Diyos nagpapagaling, hindi ang Diyos nang kukulam. Ngayon, kung ginawa niya nang kulam siya, doon pala mag-isip ka na, galing ba sa Diyos yan? Bakit kinulam yan sa tao? Di ba? Ngayon, kung so, purely namang gamot siya, libre, ay din galing yun sa mabuting taong lupa. Pero kung nanggamot siya at humingi ng kabayaran, ay nanggagaling din yun sa taong lupa, pero yung kalooban din ng taong lupa na absolutely free. Kasi ang taong pinagkalooban ng Diyos na sinasabing manggamot siya, yun yung hindi lang manggagamot. Ang panggagamot, pwedeng pag-aralan. Yun yung hindi pangkaraniwan na panggagamot. Tulad ko, paano gumaling ang tao sa boses ko? Paano gumaling ang tao? Paano nalusaw ang bukol na wala man akong ginamit na chemicals? Kalamansi, lemon lang? Malusaw ang bukol mo? Imposible naman yun. Di ba? Mayroong mga ginamot ako instant. Katulad nung si Mayang, mata nandito sa kabila. Oh, instant. Yung hindi makalakad ng 11 years na dami ng doktor ambulario ng gamot, hindi nakalakad. Nung ginamot ko, buwan lang nakalakad. Imposible naman yun. Nanggaling na sa maraming doktor eh.
Hindi lang, may isa ka tao yan. Ang dami naman. Di ba? Oh, so doon pa lang makita natin na ito yung ipinagkaloob ng Diyos talaga. Ito yung tunay na pinag-usapan. Kasi hindi lang sa panggagamot. Ang mga sinasabi ko na sinusulat ko nagkatotoo lantaran. Kung ihambing natin doon sa panahon nila Noah, nila Joseph, nila Mary, na sinasabi nilang kinausap sila ng Diyos, silang lahat may kayang gawin na hindi magagawa ng uli ng tao. Tulad ko din. Pero, ang kaibahan sa akin, number one na pili, kasi binigyan ako ng power of mind. Nakakabasa ako ng mensahe ng Diyos. Ito yung mga ipinarating niya na naisulat ko na nagkatotoo. Kung ano yung mensahe ng Diyos na ipakita, kung gamutin ko siya ang tao tulad ninyo, nalalaman ko kung ano ang buhay ninyo. Nalalaman ko ang patunay niyo pagkatao. Tulad sa iyo, ang dami kong nakita, pati sa pamilya mo, na wala kayong sinabi. Paano ko nahalungkat yon? Kung wala yung power of mind na ipinagkaloob ng Diyos sa akin, paano ko mabasa ang mensahe niya? Di ba? Sa inyo mismo lang, hindi na tayo lalayo sa iba. Sa iyo lang na lang mismo. Bakit ko nalaman yun? Kasi doon yung power ng Diyos na sinasabi niya na ang power of mind mo is powerful yan. Dahil makita ka kung anong meron sa isang tao. Mas lalo powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka ng kasalanan tao, buhay man o patay. At higit sa lahat, makita ka ng parating. Ngayon, sila sinuwa ba? Meron ba nito? Sila ni Mary, meron ba nito? Sila Joseph, meron? Yung mga lahat ng apostol, meron ba sila noon? Wala. Hindi sila makakita ng kasalanan. Kaya number one, sa sinabi ng Diyos, number one kasi napili ko, din, malinaw din na number one ako sa napili. Sa ginagawa ko ito, hindi ako abutin ng 12 years kung hindi ako totoo. Matagal na akong nasa hukay. Kung si Rizal nga, nagsiwalat ng katiwalian na ng pare, hindi nang tagal. Ako pa kaya labas-pasok sa Pilipinas? Hindi ako nagkaroon ng gwardiya kahit minsan. Lantaran ako sa mga tao, gumagala ako kahit saan. Ang krusada ko nasa harapan ng simbahan. Yung banner ko nandiyan, nagkalat na, pangtanggalin pa nila. Alam nila kung nasaan ako, pero bakit nalaya ako hanggang ngayon? Kasi nandun sa sinasabi ng Diyos, walang pare at pastor na makalapit sa iyo. Power ng Diyos ang kalaban nila. Then, bahala ng Diyos doon kung anong meron. Salamat, Sir. Oo, salamat. Dalawa lang ang tanong mo. Dalawa lang tanong mo. Pero isang katerbang sagot ko. Oo. Tunuun na. Kasi gusto ko malinaw sa inyo. Malinaw sa lahat. Hindi lang para sa inyo. Para sa lahat. Kasi maraming ang naloko ng mga paring ito at mga pastor na ito dahil lang sa pirang inaasam-asam nila sa mga tao. Kaya ito ang paalala ang Diyos. Para maligtas ang tao. Kaya mang sabi niya, manggamot ka at mangaral. Maraming way kung paano ako manggamot. Mangaral. Pag nakausap ko kayong ginamot ko kayo, kung ano lumabas sa bibig ko, sa katunan yung katauhan, ditanggapin mo, magpakumbaba kayo, baguhin ninyo, then yun na yung panggagamot ko. Tulad sa'yo, di ba? Ang pangit ng ugali mo eh. Oo. Ito, na, sir. Ito. Pero oh, nabago ka. Pero nabago ka. Di ba? Oo. Kasi naman ko talaga eh. Tinuod ba na? Dili ko mag-inayon na sinan. Kaya sasabi ako, pag pangit ugali mo, sasabihin ko talaga. Sabi ko, yung mukha mo, sungay na lang kulang, demonyo ka na. O di ba? Ganun ako magsalita. Pero pag i-admit mo yon at magpakumbaba ka at ditutuon naman talaga, din baguhin mo, i-apply mo sa sarili mo, din nagbago ka na. Di ba? Tinuod na sa'yo. Oo, kasi yun naman talaga ang tao eh. Ang alam nila, ligtas sila doon sa pagsimba, pagsimba o pagbasa ng Bible. Pero ang sarili nila mismo, nakita nila na masama na sila, hindi nila binago. Walang kaligtasan doon. Kasi hindi ang kaligtasan wala sa simbahan, wala sa reliyon, o wala sa pagsimba. Nasa gawain talaga ng tao ang kaligtasan. Kaya kung himayin yan, kahit sino pang magtanong. Salamat, pasalamat ko ko sa imo, Sir Nurse. Kay wala ka, wala na ko na makonsa kung kaugalingon. Oo. Saka nagpatuloy niya mismo sa sarili mo, sarili mong pamilya, paano ko nalaman ang meron sa pamilya mo, sa asawa mo na wala kayong kinikwento?
Di ba? Nahimay-himay ko lahat yan. Doon lang kita mo na may peer, may parumay na ako, nakabasa ako ng mensahe ng Diyos. Kaya salamat din ako na nabago ka rin talaga. Salamat. Dako akong pasalamat sa imo. Ako magpasalamat sa imo, Sir Nars. Kaya wala ko ma... Hindi ano lang sarili mo na bago sa iyo. Pati bahay, binago mo rin ang bahay mo. Oo. Dito siguro tinood na, kinasingkasing na ako nga pasalamat, Sir Nars. Kaya wala ka na ako mailhi, wala ko ma... na-discoveryan na ako ang akong kaugalingon. So, dako ang akong... Bakit ako ginamit ng Diyos? Para sa mga taong makasalanan tulad ninyo. Mm-mm. Hindi siya gagamit ng para sa mga mabubuti. Gumamit siya ng tao para sa mga sasama. Kasi gusto nga niya mapalalahanan na ang masama para magkaroon ng pagbabago at pagsisisi para maligtas. Kayo yon. Mm-hmm. Kaya pasalamat kayo na napalalahanan kayo at tinanggap niyo ng taosposo at in-apply niyo sa sarili. Yun na yun. Okay. Salamat din, Sir Nars. Ako, dili ko mo dinayan ang akong batasan. Dinood na yung mangingon ni mo sa akong batasan. Nga bati niyo kong batasan. Dagan pa itong giingon ni mo sa ako. Pero ang akong ikuan lang, Sir Nars, nga kanang ang ingon ni mo nga keep going. So, kuan ko, gikoreksyonan ako kung kukulingon. Pero dili man ko perfecto gihapon. Pero, pasalamat ko. Dako akong kinasingkasing na ko. Napasalamat sa imo. Kay wala ka, wala na ko na ma-realize akong kagalingon ing anak ko. Oo so, naman. Eh, paano niyo ma-realize? Walang magsasabi sa inyo. Kung magsasabi sa inyo, ay taong tulad lang din ninyo na hindi naman pinagutusan ng Diyos, din ang mangyayari nun, awayin mo pa siya. Sumuntukin mo pa. Di ba? Wala siyang karapatan na magpuna sa'yo kasi sasabihin ikaw, mas makasalanan ka rin. Pero ako, hindi niyo ako pwedeng masabihang makasalanan. Kasi alam ko kung saan nakasala at malinaw na mayroong ipinagkalob sa akin ng Diyos na power of mine. Malinaw. Salamat kayo, Sir Nars. Kayang salamat. Siguro magsisika sa bakit ako nagtanong. Nasabihan tuloy ako pa ay, ito. Ay, wala. Sir Nars. Ha? Kayo, sa akong batasan, Sir Nars, kung ang nakuha na ako na sa akong batasan nga, kung dili ko mangutana, de, wala ko yung mahibalan, di ba? So, ingana ako, gusto ko mangutana nga maayo na lang nga makabalo ko kaysa dili. Kay ug unsay i-change na ako sa kong kagalingon para sa kanang ingon nimo sa ako. Nga ug wala ko nag-duol sa imo nga ingon ana. Oh, nagpatuloy ka. Oh, kasi nagpatuloy ka ingon ana. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung saan ka paano magbago. Hindi mo alam kung saan ka nakasala. Oo. So, ako dili ko alam mo lang talaga pagsimba. Magbasa ng Bible, alam mo, ligtas ka na doon. Oo. Oh. So, muna akong kwan ako. Nagpasalamat. Kaya kasing-kasing na ako. Nagpasalamat si Rars. May emosyonal na ako po. Kaya, kung wala dito si Rars, wala na ako na ma-realize akong kaugalingon. So, dako akong pasalamat sa imo. Pasal nga, nailhanta ka. Nga, na, na-change na ako akong, slowly nga na-change na ako ang akong kaugalingon. Nga, kanang magbago. Nga, sa batasan ako o sa unsa pa na nga akong baguhon. So, kinasing-kasing na ako na nga pasalamat. Naaka. Dili na ako na unsa pa nga kuha na ako nga ako sa ako galingon nga pasalamat. O naapay labaw anak Sir Lars ako na nang gihistorya. Pero, muna kong ikuha na ako nga dako ang akong pagpasalamat. Nga at least naaka, dili lang kay para sa ako, para sa kinatibukan. So, yun naman pasalamat talaga ang alam ng Diyos eh, na manggamot at mangaral ang tao magkaroon ng tatlong bagay. Ako hindi ko maulaw. Ito sa paniniwala. Hindi ko maulaw, Sir Nars, akong kuan nga imo na i-store sa kinadaganan. Hindi ko maulaw. Kay, nga nung maulaw ko, tinuod man na. Tinuod man na siya. Ngayon nga sa ato, yun naman talaga ang katotohanan. Andin, tanggapin natin. Baguhin. Mm-hmm. So, pasalamat ko. Dako akong pasalamat nga gipabalik ka sa Ginoo nga para sa dili lang kay sa isa ka tawo para sa kadaghanan. So, pasalamat ko. Pasalamat yu ko. Daghang ayo. Melody na in-apply mo sa sarili mo kasi totoo naman yun eh. Ikaw mismo ang mag ligtas sa sarili mo. Ikaw mismo ang magbago, hindi ako.
Oo, Kaya tinuod. doon nasisira at nabasag yung turo ng simbahan na ipagdasal kita. Kahit anong gagawin mo magdasal sa iyo, hindi ka mabago. Kasi ikaw mismo ang gagawa ng pagbabago mo. Yun ang kaligtasan. Oo. Kaya ako, makakuha ko na sinners kaysa akong, sa akong istorya sa una nga nagkasakit-sakit ko. Mura ko nga na guilty, Sir Nars, kay kana ultimo ang ako mga pagumangkon, mga igsuon, maingon na sila nga giampo ka gi, para maulian ka, gi, nagrosaryo, nagdibuto, kung sa ingon nila sa ako. Pero naana sa akong kasing-kasing, Sir Nars, nga bisag wala sila nagampo sa ako, I know in my heart nga ang Ginoo gi iya kong gi ayo, iya kong giubanan, iya kong nadunggan, but I just have to go through it. Yung pamilya mo na sinabing ipinagdasal ka, saan nila natutunan yun sa pare? Di ba? Ay, pare. Oh, why? Ito lang tamo na sa pare kasi katoliko, katoliko sila, katoliko kayo, di ba? Oo. Oh, oh. Ngayon natutunan wala nila. Yung pare yun ang nagturo, di ba? Oo. Yung madre, sila din nagturo, di ba? Mm-hmm. Bakit sinini, pinagdasal nila, bakit hindi nanalo? Dente. Oo. Hindi na tayo lalayo. O si Pacquiao, pinagdasal ng mga pastor sa Born Again, mga plus, mga membro pa, nanalo ba? Kulilat pa. O di, doon pa lang, hindi totoo na ang dasal nila ay makapagligtas o makapagbago o epektibo. Di ba? O mm-hmm. Doon pa lang, hindi na tayo lalayo. Kaya natin mayin yan kahit saan tayo makarating na ang turo ng mga pare at pastor puro kasinungalingan. Kaya wala kang makalapit sa akin. Alam nila talaga totoo ako. Pero dahil nga sa pira na inasam nila sa memero, hindi nila kayang isuko ang sarili. Ipatuloy nila hanggat kaya nila, linlangin ang tao. Kasi sila ang tunay na manlinlang, manarambong, mga panglamang, mangluluko, ano pang lahat ng masama sa kanila. Kaya wala silang ibang pwedeng gawin kundi patayin ako. So tingnan ko lang kung hanggang saan ako. Handa akong mamatay kung gustuin ng Diyos. Pero inabot ako ng 12 years sa ginawa ko na to. Walang isang pare na lumapit sa akin para panagutin ako. Walang isang pastor na lumapit sa akin para panagutin ako. Pero maraming pare at maraming pastor na nagsabi, tunay ka brother Nas na ginamit ng Diyos. Ipatuloy mo yan. Iligtas mo ang mga tao. Yun ang katotohanan. Kaya kayo mga baguhan, magbasa kayo, manood ng mga live video, nasa inyo ang pasya. Kasi yun ang sabi talaga ng pare. Ipatuloy mo yan ang mariners. Iligtas mo ang mga tao. Kung meron magsilos, kami yun. Mga pare at pastor. Tunay kang ginamit. O, yun ang galing sa bibig ng pare. Harap-harapan yan. Nakakausap mo ang pare. Sa video call o sa personal. Mga video call, meron kong kausap ng pare. Na video call. Merong ibang lahi pa. Meron pang negro. O. Papa pa ang tawag sa akin yung papa. Palamunin pala sila eh. Oh. Anyway, salamat na ganun sa pasalamat sa imo sa nurse yung nga naa ka. So, yeah, ako, salamat sa inyo. Kasi kung wala kayong masasama, hindi ako gamitin ng Diyos. Ay, ako sa Sir Nurse. Salamat ako yon. Salamat sa inyo mga sama. Kung wala kayo, wala ko ngayon dito. Ako magpasalamat. Kaya wala ka, Sir Nurse. Wala na ako nabago akong kaugalingon. At na, ay, kanang, kwan gina, klaro-klaro gina nga istorya, Sir Nurse. Sino naman gusto niya? Yung napalala niya palagi. Tatlo lang ka naman sa tao. Yun ang ginawa mo. Yun na yun.